Week 21, Day 2, Halaga ng Bawat Pera. Kung bago ka pa lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutan i-click ang subscribe at ang bell button. At maaari mo din itong ibahagi sa iba. Magandang umaga mga bata! Handa na ba kayo ngayon sa ating panibagong aralin? Ano nga? Okay, dahil handa ka na, bago tayo magsimula sa ating aralin para sa araw na ito, ay kinakailangan natin ang gabay ng ating Panginoon. Kaya ngayon, ay samahan mo ko upang tanggapin ang ating basbas galing sa itaas, galing kay Jesus. Okay ba? Okay, simulan na natin magdasal at manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin sa araw-araw. Gabayan mo po kami sa aming pag-aaral at sa bawat gawain aming gagawain. Hilumin mo nawa ang sakit na lumalaganap ngayon sa buong mundo at panatilihin mo kaming ligtas sa kapahamakan. Hinihiling po namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O ngayon naman mga bata, ay tapos na tayong manalangin. Samahan mo naman ako ngayon na magpalakas ng katawan. Gusto kasi ni teacher na maging malusog ka at malakas ang iyong katawan araw-araw. So, kailangan nating, ayan, unatin na naman ang ating katawan. Palakasin natin. Ayan, unatin natin. Kaya ngayon, ikaw ay tumayo at samahan mo ko sa aking pagsasayaw. Handa ka na ba? O, dali na. Ipakita mo nga sa akin na ikaw ay handa na. At tumayo ka na na maayos at handa ang iyong sarili sa ating bagong sayaw sa araw na ito. Ngayon naman mga bata, ay ihanda natin ang ating sarili sa ating panibagong aralin sa araw na ito. Pero syempre, bago tayo magsimula sa ating aralin, ay gawin natin ang ating daily routine. Handa ka na bang gawin ito? Kung ikaw ay handa na, simulan na natin. Mga bata, tayo naman ngayon ay magbilang ng 1 hanggang 100. Handa ka na ba? Mahusay. Simulan natin.
Sa ngayon naman mga bata, ay ihanda natin ang ating sarili sa ating panibagong aralin sa araw na ito. Ngayong araw mga bata ay pag-aaralan natin kung paano isinusulat ang halaga ng mga pera natin. Sa pagsulat ng pera mga bata ay meron tayong ginagamit na dalawang simbolo. Sa pagsulat ng peso, ginagamit natin ang letter P na mayroong dalawang guhit na pahiga sa gitna. At sa pagsulat naman ng sentimo o sentabo ay ginagamit natin ang letter C na may guhit pababa sa gitna. Anong halaga ang nasa larawan natin mga bata? Mahusay. Sa pagsulat ng 20 piso mga bata, ang ginagamit nating simbolo ay ang P na may guhit sa gitna. At gagayahin lamang natin kung anong bilang ang nakasulat sa pera at lalagyan natin ito ng decimal point at dalawang zero sa kanang bahagi. Anong halaga ang nasa larawan natin mga bata? Mahusay. Sa pagsulat ng 50 piso mga bata ay gagayahin ulit natin ang peso sign. At kung ano ang bilang na nakasulat sa pera, lalagyan ulit natin ito ng decimal point at dalawang zero sa bandang kanan. Anong halaga ang nasa larawan natin mga bata? Mahusay. Peso sign pa din ang gagamitin natin sa pagsulat ng 100 piso. Lalagyan ulit natin ng decimal point o tuldok sa gitna at dalawang zero sa kanang bahagi. Anong halaga ang nasa larawan natin mga bata? Mahusay. Peso sign pa rin mga bata ang gagamitin natin sa pagsulat ng 200 piso. At gagayahin lamang natin ang nakasulat na numero o number sa ating pera. At lalagyan natin ito ng decimal point. At pagkatapos sa decimal point ay lalagyan natin ng dalawang zero. Anong halaga ang nasa larawan natin mga bata? Mahusay. Sa pagsulat ng 500 piso mga bata ay peso sign pa rin ang ating gagamitin. Gagayahin natin ang nakasulat na bilang sa ating pera. Lalagyan natin ito ng decimal point o tuldok. At pagkatapos ng tuldok ay dalawang zero sa kanan. Anong halaga ang nasa larawan natin mga bata? Mahusay. Sa pagsulat ng 1,000 piso mga bata ay peso sign pa rin ang ating gagamitin. Gagayahin natin ang nakasulat na bilang sa ating pera. Lalagyan natin ito ng decimal point o tuldok. At pagkatapos ay dalawang zero after ng decimal point. Ito naman mga bata ay 5,000 piso na papel. At ito mga bata ay collectible item. Ibig sabihin, iilang tao pa lamang ang meron nito. Sa pagsulat ng 5,000 piso mga bata ay peso sign pa rin ang ating gagamitin. Gagayahin natin ang nakasulat na bilang sa ating pera. Lalagyan natin ng decimal point o tuldok at pagkatapos ay dalawang zero. Anong halaga ang nasa larawan natin mga bata? Mahusay. Sa pagsulat ng 20 piso na barya mga bata ay peso sign pa rin ang ating gagamitin. Lalagyan ulit natin o gagayahin natin ang nakasulat na bilang. Lalagyan natin ng decimal point o tuldok at dalawang zero sa kanan nito. Anong halaga ang nasa larawan natin mga bata? Mahusay. Peso sign pa rin ang gagamitin natin mga bata sa pagsulat ng 10 pisong barya. Gagayahin ulit natin yung nakasulat na halaga o bilang at lalagyan natin ng decimal point o tuldok at 0 na 2 sa bandang kanan nito. Anong halaga ang nasa larawan natin mga bata? Mahusay. Peso sign pa rin mga bata ang gagamitin natin sa pagsulat ng 5 piso. Gagayahin ulit natin ang nakasulat na bilang. Lalagyan natin ng decimal point o tuldok
at 20 pagkatapos nito. Anong halaga ang nasa larawan natin mga bata? Mahusay. Peso sign pa rin mga bata ang ginagamit natin sa pagsulat ng piso. Gayahin natin ang bilang na nakalagay sa pera na ito at lalagyan din natin ng decimal point at 20 pagkatapos nito. Anong halaga ang nasa larawan natin mga bata? Mahusay. Sa pagsulat naman mga bata ng sentabo ay mauuna ang decimal point o tuldok at gagayahin natin ang halagang nakasulat sa ating sentemo o sentabo na pera at lalagyan natin ng simbolo na letter C na may guhit sa gitna. Anong halaga ang nasa larawan natin mga bata? Mahusay. Sa pagsulat ulit ng 10 sentimo o sentabo ay lalagyan muna natin ng decimal point at gagayahin natin ang nakasulat na halaga sa ating pera at lalagyan natin ng simbolo na letter C at may guhit sa gitna. Anong halaga ang nasa larawan natin mga bata? Mahusay. Ito naman ay 5 sentimo o 5 centavo. Ganon din ang gagawin natin. Mauuna sa pagsulat ang decimal o tuldok. Lalagyan natin ng isang zero at saka natin isusulat ang bilang na 5. At ang gagamitin natin ng simbolo ay ang letter C na may guhit sa gitna. Para sa ating mga gawain mga bata, ay isulat nyo lamang ang tamang halaga ng mga perang nakalagay sa larawan. Hindi lang na ating aralin at natutunan mo. Tama ba? So kapag ikaw ay nakinig at inunawa ang ating aralin, madali mo lamang matututunan ang ating mga aralin. Ang lagi kong iisipin at sasabihin ay laging kaya ko itong gawin. Okay? So dahil dyan mga bata, ako ay magpapaalam na sa inyo. Paalam na!